Start na tayo maghalo dito. Ako maglagay ng paghahaluan. Ano ko to? Dudublihin ko pagtanim. Sa ganito. Saka plastic. Yan guys, idea na lang talaga sila sa kanilang inuupuan. Hi all nice people! Magpapakita ako sa inyo ngayon kasi ang yung bougainvillea ko namumulaklak na. Samahan nyo ako ngayon at paano ko sila pinapabulaklak at people, ayan na, nasa likuran natin ngayon. Samahan nyo ako. I-research pala ang Erna Macog at subscribe nyo naman. Mag-comment kayo sa aking mga vlog people. Yan people, salamat. Samahan nyo ako. Tara na. Hey nice people, ipapakita ko lang yung mga na ipa-steam ko kasi ako nung nakaraan na buwan mayroon akong mga bougainvillea na kinakatkat tapos nilalagay ko sa pot. Ngayon nilalagyan ko ng plastic. Ni-steam ko sila sa plastic. Pagdating ng 2 weeks hinahalwat ko na sila. One week doon sa hinahalwatan ko, bago mag 1 week ulit, nilalabas ko na sila para paarawan at pwede na sila paulanan. Ang pagpaaraw pala light lang hindi sentro sa araw. Kasi pagka isentro mo sa araw, manunuyo yung bago nilang sanga, yung bago nilang tubo na galing hinalwat sa plastic. Kaya people, ang nangyari doon, nilabas ko, tapos nasa light ko lang sila nilalagay, hindi direct sunlight. May hamahangin lang, and then, nung naulan, nilabas ko doon sila sa ulanan para tuloy-tuloy na yung kanyang mga bagong suloy na bougainvillea. Yung galing sa pot na ating hinahalwat ng sa loob ng 2 weeks. At ngayon, sila ay mahilti na. Mahilti na at namumulaklak na sobra. Nakakatuwa kasi iba-iba pa ang kulay ng aking mga nilalagay doon sa pot na yon. Ngayon, nandito sila sa harapan. At ipapakita ko sa inyo na sila ay namumulaklak. Ito yung yellow na bougainvillea. Ito sila. Ang cute-cute nila kasi dati bumili ako ng may yellow na bougainvillea. Ay namatay naman kasi dapat hindi ko yun agad-agad niripat kasi hindi pa pwede pala iriripat. Ito kasi kung lalabas na yung ugat, pwede nyo na iripat. Ito yung kulay yellow. Yung iba kasi na yellow, nasa labas. Kasi sumusubra naman ang dami ng aking yellow na bougainvillea. At ito naman ang ipakilala ko sa inyo. Itong yellow na kulot na bougainvillea. Makikita nyo people yung kanyang kakaiba at saka dito sa kanyang ito yung yellow na hindi kulot at ito yung kulot na yellow people. At ito sila ay naglabas pa ng baragitid
baragitid na pagka-yellow. Titigan nyo ng maigi yung kanyang pagka baragitid ito. So people, ito yung pagkabaragitid niya. Napansin ko siya na may pagkabaragitid yung bulaklak niya. Pink, yellow pink. Napakaganda tingnan. Yellow pink. Ito sila. Marami akong kulot, bougainvillea. Ito pala si ay baragitid na yellow. Yellow, pink. Ito. Ito people. Ayan, dumami po sila. Sobra. Noong hindi pa sila namumulaklak people, ang ginagawa ko naman sa kanila, ito kasi, ayan o, oh, ang ganda-ganda ng kulot. Ngayon lang ako nakakita ng halaman na bougainvillea na kulot na yellow pink ang kanyang mga flower. May baragitid. Naglabas siya ng pagkabaragitid. Ayan po. Ayan na po sila. Yung kulot. And then, mayroon din kulot na pula. Isang variety. Iba-ibang variety ang aking na steam doon sa plastic. Ayan people, sila ay naglalabas na ng maraming bulaklak. At saka yung iba, namumulaklak na pero nalanta agad. Kaya inaantay ko na sabay-sabay sila mamumulaklak para i-continue ko yung aking video na yung naghahalwat ako ng nasa plastic. Ito sila yung red na kulot na flower na bougainvillea. Ayan po. Marami pa ito nasa labas. Hindi ko lang pinapasok kasi hindi ko na naglipat ako na ulan kasi sa labas. Dito ako nagbablog sa loob ng aking mga tinataniman ng halaman. Kung yung may halaman ako na hindi ko dapat paulanan. Ito naman po yung red na hindi kulot. Iba namang variety. Ito po. Ito siya, hindi kulot. Ito naman ang kulot. Yun. Pula. Pula naman ito. Ito, naalala nyo, people, yung naglalagay ako ng mga bagong cut na mga bougainvillea. Ito sila, oh. Ang lalaki na ng puno nila. Humingin lang ako ng mga stem. May mga bulaklak ng ganito. Kaya naman ako, nakakuha. At mayroon naman akong ibang variety na kulot. Ito, puti. Puti siya. Ito. Kasi hindi siya kulot. And then, ito yung puti na hindi kulot. Ito po yung kanyang bulaklak. Yan, mga iba-ibang mga variety po. At ito, na-remember nyo yung apatan na ilalagay ko. Apatan na trunk sa isang pot. Kasi ito malaki. Sinisigurado ko na apat. Kung mamatay man ng isa, may pamatitira. Din, nabuhay naman sila lahat. Kaya ayan o, nagbubulaklak na. Nagbubulaklak ng dulo. Maglalabas na sila ng bulaklak. Ipon. People, ang ating bougainvillea nangangailangan din ng mga calcium, phosphorus, katulad ng mga dahon ng malunggay, lagi ko silang nilalagyan, at saka yung mga lumang gamot na para sa calcium din, nilalagyan ko din ito. Minsan pag wala, bumibili na lang ako para may mailagay ako sa puno ng aking mga bougainvillea para ito mag-continue mamulaklak. Kaya po noong nakaraang taon, hindi ito nawawalan ng bulaklak. Ito na variety. Kaiba itong variety na ito. Hindi nawawalan ng bulaklak. Ito. Tatlong puno sila. Yung isa naman naroon kasi
Hindi ko lang mabuhat ang lalagyan. Pero ito siya. Wow. Kaya ko pa itong buhatin. Ito yung sobrang laki ng kanyang puno. Ito yung dangkal ko na hindi mag-abot-abot. Oh, no. Kaya ito yung napakagandang bulaklak. Ayan. Na hindi rin maubos-ubos ang bulaklak at hindi nawawala ng bulaklak. Marami akong pinaglalagay dito ng mga vitamins para hindi sila manghina. Minsan kasi pag hindi madiligan ng ilang araw, natagal pa ng 3 araw. Kasi matagal na itong mga bougainvillea ko na ito. Ito yung niriripat ko sila. People, ang ganda talaga. Oh, puro magaganda itong kanilang malarosas ang bulaklak. At ito naman si Peng. Hindi na ako makita dahil sa aking mga halaman na nagpuro na bulaklak kasi people yung kanilang puno. Halos hindi na nga makita yung saan ang kanilang tangkay or saan yung kanilang dahon. Ito wala nang masyadong dahon. Nakikita nyo. Ayan. Malaki din ang puno nito. Maiksi lang. Para magiging bonsai talaga ang inyong bougainvillea, ikat nyo. Pagkatapos ng mga bulaklak, mawala. Kiramdaman nyo, titigan nyo ng maigi. Kasi akala nyo, wala na. Wala nang susunod na bubulaklak. Mayroon pa yan, nandito sa kaduluduluhan. Mayroon pa yan. Kaya wag nyo agad ikat. Magpapaalam na ako sa inyo. Sana nagustuhan nyo aking mga pinapakitang mga vlog tungkol sa bougainvillea. Ayan. Ayan po. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag nyo naman kalimutan i-visit ang aking YouTube channel, Erna Makog. Subscribe nyo ako sa aking YouTube channel. At pwede kayo mag-comment sa baba. Pindutin nyo ang like, subscribe, at notification bell. Pindutin nyo yung notification bell para kayo updated palagi sa aking mga ipapakitang mga vlog. Nice people, bye-bye. Bye-bye, God bless you all. God bless you all.